May isang bata ang nangangarap na maging maputi siya sa kadahilanang siya ay nilalait ng kanyang mga kapwa dahil sa kulay nitong kayumanggi. Uy, tignan niyo siya! Ang itim niya! Huwag ka dito! Ang itim mo! Buti pa sila. Maganda ang kulay nila. Ako, ito, kulay na kayumanggi. Hindi may pagmamalaki, ninuman. Sana ganyan din ang kulay ko para hindi ako nilalait at para perpekto ako sa paningin nila at para mataas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Uy, sumali ka rito para tumaas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Hindi ako nababagay sa beauty pageant na iyan. Ayan ay para sa mga mapuputi lamang. Ipapahiya ko lamang ang sarili ko dahil sa patimpalak na iyan. Magtiwala ka sa sarili mo. Maganda ka. Maganda rin ang kulay mo. Iyan ang kulay na Pilipino na dapat nating ipagsigawan. Sige, susubukan ko. Pero hindi ako maasang mananalo ako dahil sa kulay ko. Susuportahan ka namin. Kaya mo yan. Siguro nga, tama kayo. Hindi ko dapat ikahiya ang pagiging kayumanggi ko dahil ito ay nagsisimbolo sa pagiging Pilipino ko. Kaya sige, sasali na ako sa patimpalak na ito. Pilipino ako. Sapat na itong dahilan para mahalin ko ang Pilipinas at ang kulay ko. Mabuhay! Ako si John Kyran C. Comploma, nagmula sa Barangay Pag-asa. Pasok ka na sa finals, John Kyran. Paano mo may pagmamalaki ang kayumangging kulay ng Pinoy? Maraming salamat sa inyong katanungan. Hindi madaling ipagmalaki ang aming kulay. Ang ilan sa amin ay nahihirapang tanggapin ito dahil sa inggit sa kapwa-tao mayroong makinis na balat. Kaya andito ako sa inyong harapan, nagbibigay ng pag-asa sa aking kapwa-Pilipino na karanas ng pangungutsa dahil sa mayroon sila kayumangging kulay. Tignan niyo ako. Ako na magiging mukha ng pag-asa. At sa darating na panahon, kayo'y haharap sa salamin ng buong-buo ang loob at may ngiti. At sasabihin sa inyong sarili, ako'y Pilipino at taas noong ipagmamalaki ang kulay ko. Maraming salamat po.